Check natin yung mga ano natin, guys. Yung mga alaga natin. Yung piniprepare natin para sa breeding. So, titingnan natin. Tsaka, nung nakaraan pala, guys, nag-umpisa na kaming magpakasta. Pinakastahan na namin yung sweeter gold na babae. Tapos, ang ginamit namin is yung brood cock kay, galing kay Bibot Monsanto. Pinumpisahan ko na yon. At tapos, yung isa, yung isang ano ko doon, sweeter, pinaumpisahan ko na rin. Tapos pinakastahan ko sa golden boy natin para yung linyada sa sweeter nandyan, sweeter at saka golden boy. So yun, guys. Saka siguro bukas ano, bilit tayo ng pintura at gasolina para yung gasolina gagamitin natin sa ating lawnmower. Okay na kasi yung lawnmower eh. Nabalik na natin dito sa farm natin. Tapos mamayang hapon, ipapaayos ko yung ano, papagawa ko yung, pa-repair ko yung motorcycle ko, guys, para ano, makasave tayo sa gasolina. Kasi pag wala tayong karga, eh, magmumotor lang tayo. Eh ngayon, para yatang maisira yun. Kasi namamatay yung ano, makina. So yun, guys, tingin-tingin mo tayo dito. Guys, itong manok na bigay sa atin ni Konsehal Terio Peñas sa Compostela Bagalnga, Bagalnga Compostela. Ano to, hini? Balak ko sanang magkaroon din ng hini, guys. Gusto kong magkaroon ng hini. Subukan kong bigyan to ng isang babae. Tingnan nyo ang mukha, guys. Oh. Tapos, tingnan nyo naman yung ano, balahibo. Ganda man to, guys. High station. Subukan ko ano, para magkaroon din tayo ng hini. Yellow-legged hatch to eh. Na hini. Galing kay Terio Peñas. Try kong bigyan ng isang babae na sweeter. Subukan kong i-breed to, guys. Kasi dito sa farm natin, wala tayong hini man. So, subukan natin. Kasi gwapo to eh. Gwapo, gwapong manok to eh. Tingnan nyo. Tangkad pa. Tsaka, ganda pa ng katawan. So, isasama ko ito sa ano, guys, sa gagawin nating brood stag. Ito pala yung ano, guys, yung stag na super brown red na nabili ni Bus doon sa ano, kay Tatang Amarillo sa Argao. So ito yung super brown red na lalaki. Tingnan nyo, guys. Siguro, guys, malapit na to magamit. Pero sabi ni Tatang, by October, magagamit to. Super brown red Mount Banahaw. Ano na, lumabas na yung ano, hugis ng katawan. Ano lang to, guys, magpa 5 months. Super brown red Mount Banahaw line. So guys, ito yung 5 months natin, mahigit, na breeding natin dito sa ating maliit na backyard. Ang mga kapatid dito, guys, nandun na kay Boss Robert Muntibon. 8 yung nandun sa kanya, guys. Ano yung mukha? So,
5 months mahigit to guys dito sa akin. Breeding natin to guys. Ang ama nito guys, ang ama nito Sweater Gilmore, yung kay Bibot Monsanto. Tapos yung ina naman nito is yung Sweater. So kasamahan ito siya guys nung mga nandon kay ano, Boss Robert ng Tibon. Ang nandon kay Boss Robert, yung mga kasabay niya na mga golden boy pala. So sa batch nila guys, sa batch nila ang natira dito sa akin is 4 na lang. Sa 4, ito ang pinakapanganay. Yan. So guys, ito yung 4 months ko na anak ng Golden Boy. Bunso sa magkakapatid na nandun kay Boss Robert Mantibon. Alisin ko tong. So yung isa kanina pinapakita ko guys, tapos ito, tapos may isa doon, tapos may isa pa doon sa rinsing area. Hulihin pa natin. So sila na lang ang mga natira dito sa ating farm na mga tagpo 4 months saka 5 months old. Anak to ng ating golden boy guys. Golden boys, tapos na cross natin sa Sweater. Yan. 4 months pa lang. 4 months and a half. Ito guys, ito yung dito pala sa farm natin, may 7 manok na inilagay dito muna si Boss Don Colanay galing kay Boss Kent Lucernas. Sa 7 guys, papakita ko sa inyo ang 3 kasi nandito yung 3 sa farm natin, yung 4 nandun pa sa bahay, kinawarantin natin. So yung 3 guys, ito yon. Isa, tingnan nyo yan. Itong 7 manok ni Boss Don Colanay guys, ito turn over ko kina Boss John Dale. Kasi balak ni Boss Don na doon lang muna para doon mapakondisyon. Ipapakondisyon kasi ni Boss Don. So ito guys, ito yung mga nandito sa atin. Ang 3. So isa to. Tingnan nyo naman guys kung gano'ng kaganda. Dito sa farm natin guys, ang ipinapatuka pa lang natin dito sa kanila, sa lahat ng mga manok natin dito, is yung pang maintenance lang. Gumagamit tayo ng Inertone Ready Mix na galing sa Thunderbird. Tapos hinaluan natin ng 7 kinds. Yun ang pinapakain natin sa ating mga manok na nandito. Kasi hindi man tayo nagko-conditioning dito para sa derbies. Ang ginagawa natin, ang kinokondisyon natin dito is yung para sa breeding. Kasi more on breeding tayo guys. So ito, ang pinapatoka natin dito, Inertone at mix ng 7 kinds. Yan. Tapos ipakita ko rin sa inyo yung pangalawa. Ito naman yung pangalawa guys. Kamukha rin dong sa isa. Straight comb din. Lemon. Yan. Tsaka sa tingin ko, magkasing edad din to doon sa isa.
Pero ang katawan nito, guys, mas bilog konti compared doon sa kabila. Ayon sa isa kanina, pinakita natin. Straight comb din. Tingnan nyo. Lemon. So ito yung pangalawa. Pangalawa na manok ni Boss Don na nandito sa ating farm. So sabi ni Boss Don sa 18 daw kukunin na ito ni Tatay Pidoy. So yun. At ang pangatlo, guys, na nandito, ito. Hindi siya straight comb. Pecomb siya. Pecomb. Pero magkasing kulay nung dalawa. So sa tatlo na nandito, guys, yung naunang naipadala ni Boss Ken dito sa atin is yung tatlo, dalawang straight comb at saka isang pecomb. At yung apat naman na nandun pa sa bahay, may pungas na pinungusan na yung ano, yung palong. So hindi nagatulad dito na may palong pa. So ito ngayon ang mga tatlo, guys, na nandito. Magkasing kulay lang, guys. Pero itong pangatlo, pecomb. So Boss Don, Tatay Pidoy, itong tatlo na ipinakita ko, ito yung dadalhin mo dyan sa ano mo, sa backyard mo. Tapos mag-usap lang kayo niyan ni Boss Don kung anong pamaraan. Tingnan nyo, guys, yung mukha mas maliit yung uso, yung tuka mas maliit compared dyan sa dalawa. Ayan. Gusto ko rin maipakita sa inyo to, guys, para makita ninyo na gaano kaganda itong mga manok na galing kay Boss Ken na nandito ngayon kay Boss Don Palanay. Nagagamitin siguro nila by September or October. Pagtuloy-tuloy na yung mga ano dyan sa kalahuan. So yun, guys. Maganda talaga, guys. Aabangan natin to. Tingnan nyo, guys, dito sa Spartan Black natin hats at saka yung mga hatches na mga babae, may dalawang itlog ngayon, guys. Ayan, check natin kung okay lang ba to. Okay, isasala natin to sa incubator, guys. So yun. Okay lang kayo dyan, Black Spartan tsaka Black Hats, Hat Black Hatches. Yan yung dalawang inahin natin, guys, na itim mandila, mga Black Hats tsaka yung Spartan Black natin na winner. Yan, may apat na nga itlog ngayon, nakuha natin dalawa. Kukunin natin yung mga itlog kasi isasalang natin sa incubator. Sabay-sabay na lang natin yung sa iba. So ngayon, lagyan natin ng marking to, guys, para masama dun sa mga itlog na iba, para sa paglagay sa incubator alam natin kung sino ang mga parents. Okay. Ito, guys, markahan natin. Ang imarka natin, guys, is BH. SBH, Spartan Black Hats. SBH. Itong dalawa. So isasama natin ito sa mga ibang mga itlog, guys. So yun, guys, before natin tatapusin itong video ito, guys, itong episode na ito, maliit, konti lang naman to kasi update lang tayo, wala tayong magawa eh. So guys, magbabasa muna tayo ng mga shoutouts. So ito yung mga shoutouts.
Shout out dyan kay Roldan Almirol and Jay Lordan. Roldan Almirol and Jay Lordan. Ingat po kayo and salamat po sa suporta niyo, boss. Shout out kay Juan Galagaran from Ronilo Galagaran. Juan Galagaran po, wife ni Ronilo Galagaran. Boss, salamat po, boss Ronilo. Shout out kay Tata Pulgo o Barangay Kasambagan, Cebu City. Tata Pulgo, Barangay Kasambagan, Cebu City, boss. Ang akong pagkaulitawan ako, boss, Diakos Barangay Luz. Yan ako ganak. Antod ko na minyo, 96. So napaghapon ko ibalay din haron sa Kasityo Kalinaw, Barangay Luz. Shout out kay GTS Backyard sa Yati Liluan. GTS Backyard sa Yati Liluan from Gilbert Sagal. Yan. Shout out kay Ricky Romero TV. Ricky Romero TV. Shout out kay Norman Contarsiego. Norman Contarsiego watching from Poland. And shout out kay Gilbert Reyes. Gilbert Reyes from Pinamungahan, Cebu and to all the Reyes family. Yan, maraming salamat po sa panonood nyo, sa suporta nyo, guys. So kung sino pa yung gustong magpa-shoutout, pasensya na po kung ano, hindi ko agad nabasa yung mga shoutouts nyo kasi sinusulat ko dito sa papel, tapos minsan maiiwan ko dun sa computer, sa desktop ko. So sorry po. So sa gustong magpa-comment, magpa-shoutout, sulat nyo lang dyan sa comment box natin. So yan, mga kakugi, maraming salamat po sa panonood ninyo. Isang episode na naman ang natapos ngayon, guys. Konti lang to, update lang. Tsaka yan, abangan nyo ang mga susunod nating mga uploads. So guys, maraming salamat. Tandaan palagi, basta magkugi, dunay ani. Okay.